Yan, magandang araw po sa ating lahat. Ulit ito si host ninyo, si June Jones Vlog. So, kumusta po tayong lahat ngayong araw na to? Ayun, kasi marami pong nagre-request ng mga viewers natin or taga-subaybay sa mga videos po natin. Yung medyo mabagal-bagal lang daw po na video tungkol dun po sa pagtali ng yelo. Kasi medyo yung sa nauna natin pong video, medyo mabilis daw po at hindi nila masundan. Kaya ito po, para po sa mga nagre-request sa atin ha, ito na po yung ano natin, video kung paano gawin yung yelo. Sundan nyo po ako, paano gawin yung yelo. Tara na, sundan mo na ako, gawa tayong yelo. Ha? Halika. So, meron tayong plastic yelo dito. Then, may panali po. Ito yung panaling ginagamit ko, mas matibay kasi siya, shoelace po ito. Ayun. Tapos meron, ang ano po natin, yung tubig natin, galing lang naman po siyang gripo, pero hindi po siya nakadirect kasi yung inumin namin dito sa bahay, dumadaan po dito sa ano. Ito po ang ginagamit namin ano eh, kasi upputable naman po yung tubig natin. So, pinapadaan namin dito para mas malinis po yung tubig. Kasi minsan po, yung ano natin, yung tubig diretsong gripo, may mga sediments po yan. So, madumi, kailangan masala po natin sa dito. So, yun po. Samahan nyo ko. Gawa tayong yelo. Ito lang. Punuin lang natin yung plastic po. Yun. Ang ginagawa ko kasi, punong-puno po yung plastic. Ganyan-ganyan, oh. Kasi mahihila po yan siya pag nag-stretch na po yung plastic natin. Tingnan nyo po ganyan mga kablago. Ipitin ko lang siyang ganyan para mas mahigpit at walang hangin pong nasa loob po ng ano, ng plastic na yelo natin. Ito yung tali natin. Pagkahawak mo ng tali, diretso lang pong ganyan, no? Tanggapin ng daliri mo. Tapos, ikot lang pong pa ganyan, no? Pagkaganyan mo, ikot lang ganyan. Isang beses, yan po. Tapos ito, ipasok mo yung hinlalaki. Pagkaikot niya, kuhanin mo po itong plastic. Yan. Nakapasok na siya. Hilain mo po ito. Hilain mo tong isang dulo. Yan o. Hanggang, ano po, pagkahila natin ha, kailangan naka-stretch na po siyang ganyan. O, pwede natin bitawan. Then, ipabalik po natin ganyan. Ipitin po natin tong nabuhol na. Ipitin natin sa hinlalaki natin at saka yung sa isang daliri po. Ganyan lang po. Hilain natin pa ganyan. Nasundan po tayo. Ayan po. Tingnan nyo, nakalabas na kasi yung plastic na nabuhol na. So ngayon, pwede na po natin siyang, ano yun, tingnan nyo, na-i-slide na natin siya. So buhol na po yan. Tingnan nyo po. Ayan o, nakabuhol ng maayos. Parang naka, ano lang po siya, naka-ribbon. Pero mahigpit po talaga siya, hindi na siya mawawala po sa pagkatali. Ha? Ayan po. So gawa pa tayong panibago. Mas mabilis po kasi talaga siya kaysa yung sa daliri, yung pambuhol natin. Kasi masakit po yun pag marami kang ginagawa. Lalo pa sa amin dito. Kasi mabili yung yelo dito sa amin eh. Oo, kaya kailangan pag gumawa ka, mabilis din po ang pagkagawa. Buti na lang, na-discovery ko po yung pagkatali na ganito para hindi na po masyadong mahirap gumawa ng yelo. Ganyan lang oh. Mm. Diba? Ganyan siya. Habitin mo siyang ganyan. Tanggapin ng daliri mo. Ayan o. Simple lang ha. Ikot mong ganyan. Isang beses lang paikot. Yan o. Kunin mo to. Pasok ang hinlalaki. Ayan o. Kuhanin mo yung plastic. Ito. Pagkuha ng plastic, iganon mo lang siya. Paloob mo lang. Hila mo tong ilalim. Ayan o, hanggang mag-stretch po. Ayan o, naka-straight. Naka-straight na po siya. Ayan. So, pagka ganyan naka-straight na po, makita mo na naka-straight pati dito. So, ibig sabihin niya, nakabuhol na siya. Ipitin mo lang po ng dalawang daliri mo to. Tapos, ipaangat po ganyan. Para mas lumuwag po yung tali natin. Tingnan nyo mga kablog o. Ang luwag na niya. So, pwede na natin po siyang hilain. Ganyan lang o. Yon. So gawa pa ako ulit ha. Para mas maintindihan po natin ng maayos. Sana po
mag-enjoy tayo sa paggawa ng yelo, hindi yung nakasimangot tayo kasi masasakit na naman po yung mga daliri natin sa paggawa. Yan, ito kasi mas enjoyable na po siya. Kahit mga anak nyo po, matutuwa na, mas mabilis po kasi ang pagkagawa. So, pwede na po sila ang gumawa mismo. Ganun lang. Same lang naman. Mabilisan lang. Oh. Kung imabilis ko siya, yan o. Oh. Ganyan lang. Tapos ibalik ko siyang kapaganyan. Oh. Ang bilis, di ba po? Yan. Sana makuha na natin yon. Kasi syempre, pagka ano lang naman talaga, mahirap po siyang i-absorb. Kasi sa video kasi mahirap sundan. Ganyan lang. Basta importante, mabuhol mo lang po ito. Tatlong ikot lang po ang ginagawa ko. Tapos po, habitin mo to. O, taling ganyan. Diretso lang. Pasok po yung hinlalaki mo para makuha mo po itong plastic dolo niya. Yan. Sa mga kablan ha, sundan nyo lang po ang paggawa namin ng yelo. Kasama ko na po dun yung wifey ko para sa, siya na po yung maglalagay ng ano natin, ng yelo, no? Ito po. Ganyan lang o. Diba, mabilis lang po siya. Hilang pataas. So, mabilis po siya. Mabilis po siya. Sige lang. Ganito lang ang paggawa, oh. Diba? Ganito lang po. Kaya, mas mabilis po siya paggawa. Kaysa tap, kung tatalingin natin ng matagal, yung conventional na pagkatali, yun. Ano po. Ganyan lang, oh. Di ba, mabilis lang siya. Bunutin lang natin. Kasi pag mabilis ka na magtali, mas maunahan mo pang matali kaysa sa yung punuin yung plastic eh. Ayan o. Tingnan mo, nakarami kami agad. Kaya i-start lang. Ipunta mo muna yung may bumibili. Ayan, may bumibili lang mga kablog ha. Mas mabilis po kasi talaga siya. Ito, sira to. Pangit yung plastic.
Hindi talaga natin maiwasan yung pagka magawa tayong yelo, may mapupunit talaga siya. Kasi depende sa plastic yan, kasi minsan yung plastic na nabili natin pala is hindi maganda yung quality niya. Yan, mabilis po kasi siya pagka ganito eh. Hindi siya masakit sa kamay. Kaya dapat yung panali mo mas maano talaga, matibay po siya para hindi po maputol. Kasi pag naputol, sayang din lang din po yung ano natin. Alam lang oh. Pilain mo muna po siyang paganyan hanggang mag-straight yung tali natin. Pabalik. O, lumabas na po yung pinaka-plastic. So, pwede na po siyang mahila. Hila lang to. Tingnan nyo mga ka-vlog. Mas mabilis po siya talaga. Yan yung mga ka-vlog ko. Mas nauna pa ako ng tali kisa sa tubig na ano nilalagay, no? So, yun. So, hanggang dito lang po muna tayo sa pagtatali ng yelo. So, tapos na po tayo. Sana nasundan nyo po ng maayos, no?